Ang aking pong katanungan ay marahil ay katanungan din ng mga simpleng mamamayan tungkol sa inyong foreign travels. Ang una po ay yung binanggit nyo na ang Pilipinas ay naging bahagi na ng tinatawag na VIP club, best performing economies in Asia. Paano po natin ire-reconcile yan dun sa iniisip naman ng karaniwang tao na pagpunta niya sa palengke, mahalang sibuyas, mahalang iba't iba pang presyo ng bilihin, tapos tayo ay best performing economies, Mr. President? Dahil yung inflation ang pinag-uusapan. Isang aspeto lang yan sa ekonomiya. Kaya yun talaga problema, totoong problema yan. Dahil bumababa na ng konti dahil nagpapasok na tayo ng sibuyas, nagpapasok na tayo ng asukal. So kahit papaano, the supply will feed the demand at magbababa ang presyo. Kaya yun ang para sa akin ay the reason na tinitignan ang Pilipinas na magandang performance dahil sa ibang bagay. Okay. Kasi maghanap ka ng bansa na 7.1% ang growth rate, na bumaba ng 4.2% ang unemployment rate, na mas mababa ngayon kaysa sa bago ng pandemya. Ibig sabihin, nakapag-create tayo ng halos 2 million jobs mula noong 2020 hanggang ngayon. At yung pati yung peso, medyo tumibay na. Kaya palagay ko, yun, hindi lang ang inflation, kasi lahat naman ng ibang bansa, ganyan din ang inflation. Kaya kung titignan ninyo, ay sasabihin, ito yung mga ibang bagay na kaya't matibay. Kaya nabuo, gumawa, kasi wala namang VIP noon. Nangyari lang yan dahil nagpe-present tayo doon sa Davos at marami tayong pinakita, marami tayong paliwanag, marami tayong diskusyon sa kanila. Sabi na kasama na kayo dun sa grupong yun, Vietnam, Indonesia, and Philippines. So sa Asia, yun ang tatlo na uunahin nilang tignan as investment destinations. Pero ito pong performance natin sa ekonomiya ay siguro in the following months or days, mararamdaman din ng karaniwang mamamayan. Oh, siyempre. Hindi naman kasi basta magpasok ako ng ilang tonelada ng sibuyas, bukas bababa na yung presyo. It has to go, dadaan pa sa sistema yan. It takes a little while. Pero hindi naman ganun katagal. This year talaga, yan ang problema kung hindi nagpapatulog sa akin yung inflation. That's what I lose sleep every night over, is how to bring down inflation. So I'm determined to make sure that the inflation starts to come down in the first quarter na pagkatapos nun. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.